Okay, so let's talk about beam bearing plates. Okay, so if it talks about bearing plate, it takes the reaction of the steel beam and distribute the force over a larger area. No? So, for example, ganito, no? Meron kang load na applied, no? Let's say RU. So kung meron kang bearing plate, which is ito yan, tsaka ito, dito naman sa reaction, meron kang RU, then meron kang steel plate, yung orange na yan. So, dinidistribute nyo yung force over yung area nung bearing plate, which is, distribute the force over a larger area that is made of material that is not strong as steel, no? So, kasi kung walang bearing plate, so, mabibiyak tong ano natin, nung yung concrete, no? Kung ano man yung pinatungan niya, di ba? Mabibiyak yan, no? So, kailangan natin siyang i-distribute, no? Through steel, then, before siya pumunta dun sa concrete. So, yung action niya is similar lang sa footing, di ba? Kung ano natin yung footing, kung ito yung footing natin. Yung footing natin, nakalapag yan sana eh. Sa ground, let's say. Let's say, ito yung soil. No? Soil, then meron tayong concrete. Then meron tayong load na in-applied, let's say PU. So, yung PU na yan, hindi direct natatama yan sa soil, no? Which is sulfur. Eh. Mali, smooth, mahina yung soil eh, kung soil lang. So, with the footing, nadidistribute niya yung load. Okay? So, nadidistribute niya yung load. So, ganun yung action din sa bearing plate. No? Nadidistribute niya yung large load. Okay? So, yung kinaganda nung bearing plate is naa-avoid yung pag-crush ng mga weaker material. And it distribute the reaction force over the sufficient length ng beam to prevent yung rib cribbling or web yielding, na? Yung mabend yung web ng steel. Okay, so generally, yung bearing plate is rectangular in dimension. So meron siyang width LB. Then meron siyang width B, meron siyang length LB, and meron tayong thickness T. Okay? So far, yun lang dito. So meron tayong tatlong limit state na sinusunod dito sa pag-design ng beam bearing plate. Okay? So first is the web failures. So meron tayong dalawang web failure. We have the web yielding and web crippling. Okay? So, pag sinabi nating yielding, so mag-yield yung web na to. Okay? Or mag-cripple siya. No? So, mura siya mag-crush. Okay? And we have also the bearing stress failure on support. So, kung ito yung bearing plate mo, so, magka-crush yan. Yeah? Kung pag sobrang malaki yung load na ina-apply natin dyan. So, may tendency na mag-crush yung support. So, kailangan din nating i-consider yan. No? And also with the bending sa base plate. No? So, since may load tayong in-apply, so may tendency na mag-bend yung plate natin. No? Gaganan siya. May tendency na gaganan. No? So, kailangan nating i-consider yung tatlo na yan. So, anyway, kung i-consider mo yung web failures, yung kinukuha mo is yung length ng beam, yung ito. And then, pag bearing stress failure sa support or pedestal, yung kinukuha mo yung B. I hope yan. And then kung kukunin natin yung bending stress, yung thickness naman, yeah? Kapag makapal yung bearing plate mo, so mahirap i-bend yan. So ganun. Pag masyadong malapad yung ano mo, yung bearing plate mo, so mariresist niya yung bearing stress na kung medyo due to reaction, di ba? And also with the wave failures. Okay, so ito yung theoretical na assumption dito sa
web failures. So, for example, ito yung steel plate natin. So, project lang natin yan. So, meron tayong ganitong projection. And then, ganun din dito, no? Kung interior load ka or beam reaction. So, meron tayong dalawa. Interior load, beam reaction. Okay? Ito yung beam reaction, ito yung interior. So, project mo lang yan. And then, ito yung length nung bearing plate, no? Let's say LB. So, yung distance na to, yan, yung itong distance na to, that is 2.5K. That is the same with this one, no? So, meron kang length nito na LB. So, yung projection dito is 2.5, ganun din sa kabila, 2.5. Kaya yung formula dito sa web failures is naka-base dito. So, ito yung critical section mo, no? So, yan yung critical section for web failures. Okay? So, ganun din dito sa kabila. Pag interior load naman. Critical section mo din yan. Okay. So, sa pag-analyze nito, may chart akong ginawa. So, I call it Scalakis chart. So, ginagamit ko to. Share ko na lang din sa inyo. So, ito yung gamit kong chart pag nagdi-design ako ng beam bearing plate na mas na-maximize ko kasi yung ano niya. So, yung ginagawa dito is kinocompute ko yung LB, yung B, tsaka yung thickness, no? Kasi yung ano natin, yung dimension ng plate natin, meron tayong LB, meron tayong width, no? Parang ganito. Ito yung B natin, ito yung LB natin, then yung kapal niya, yung thickness. So, ito yan, yung tatlong radio na yan, no? Let's say, ito yan. So, ito yung gagamitin ko ng mga formulas in solving for the LB. And then, ito yung gagamitin kong mga formulas in solving for... Hindi maklaro. Ito yung gagamitin ko for solving for the width nung steel plate. And then, ito naman yung formula na gagamitin ko in solving for the thickness nung beam bearing plate. Okay? So, meron akong tatlong radian. Okay? So, ngayon, yung chinecheck natin dito sa LBs, kailangan muna natin makuha kung interior load siya or reaction, interior load or beam reaction. So, para ma-determine mo kung saan siya banda, so, kailangan mong i-check yung location ng load, yung X. No? So, yung location ng load. Okay? So, dito yan banda na, yung ito. Yung ito siya. So, meron tayong dalawang points na i-check. Yung X is location yan, no? Yung ito yan. Okay? So, pag yung X mo is less than nung, di ba? Ito yung D divided by 2. Yung D is yan yung depth nung wide plunge natin. So, pag yung X is less than nung D divided by 2, di ba? Less than siya. So, yung X is less than D divided by 2. Less than or equal. So, yung i-consider mong formula in solving for that is ito. Yan sila. So, ito yung gagamitin mo. Okay? So, dito na banda, meron ka ding i-check. So, kailangan mong i-check yung ratio nung LB divided by 2. Okay? Yung LB divided by the depth. Okay? So, pag yung LB, ibahin ko yung kulay. So, pag yung LB mo dito is greater than 0.2, so bali lampas siya dito, no? Meron tayong ditong 0.2. So pag greater than siya, so andito siya sa region na to. So inverse nun, dito siya sa baba. Okay? So dito siya pag greater than 0.2. So pero pag less than siya, so dito naman siya. Ito naman yung gagamitin mo. That is under for x less than or equal the depth.
So, ihaplar tayo dyan. And then, next mong itawag yan. Pag greater than naman siya nung, bali dito. Pag dito ka naman, x is greater than d divided by 2. So, ito naman yung gagamitin mo, yung rn3, which is twice lang nung rn2, which is ito yan. So, magiging 0.8 lang yan. No? Times t squared, 1 plus 3, ganun. Okay? So, I hope klaro tayo dyan. And then, next mong iti-check is yung ito naman. No? So, pag yung x mo is less than the depth, okay? So, less than or equal pa rin. So, dito yan, no? X is less than or equal the depth. So, ito naman yung formula na gagamitin mo. So, andito siya banda. Yeah? Yan dito na range. So, ito naman yun. So, pag greater than siya, so, ito yun, yun sa kabila. Okay? So, yung plara yan. So, ibig sabihin, kung less than siya nito, so, kailangan mong i-check to. Then, i-check mo ulit yung d divided by 2 para alam mo. So, kailangan mong i-check yung x dito, tsaka yung x dito. Kailangan mong i-check yan. Para masolve mo yung value ng LP. Okay? So, i-hope klaro tayo. Sige lang, makikita nyo in action yan, yung mga formula nito. Next mong i-check is yung, next mong isosolve is yung width nung bearing plate mo. So, makikita mo yan dito. So, yung ginawa ko dito is, kinuha ko lang yung parang multiplier niya. Okay? So, yung multiplier is actually, according to code, must be less than or equal ng 1.7 ng FC prime, no? So, yung ginawa ko is, ginawa ko siyang in multiplier. So, I found out na yung multiplier is in between lang nung 1 and 2. Okay? So, bawal siya less than 1. So, pag less than 1 yan, I think di mo na kailangan ng bearing plate. So, pag greater than 2, yung gagamitin mo si 2. So, parang ito man din yung mas importante yung 2. Kasi pag less than 1, so ibig sabihin lampas yung, for example, kung ito yung pedestal mo, then yung bearing plate mo is ganyan, lampas siya. Pangit naman. So, kung 1 kasi is ganito. So, pag 1, nandito na yan. Untop talaga, no? Same yung thickness nung pedestal mo. Tsaka yung, hindi, yung length nung pedestal mo, tsaka yung length nung plate mo. Okay? Yung LB. So, ito yung thickness nung wall. Let's say, thickness nung wall. So, yung LB is equal to thickness nung wall. So, ganun yun yung ibig sabihin nung 1. Pag 2 naman, so, bawal kang lumampas ng 2. Okay? So, pag nakita mo na lampas ng 2 yan, so, alam mo na mag-field yun. No? So, yung gagamitin mo, yung 2. Kasi yan yung allowed ng code. Anyway, so, yung makuha mo ditong value for Rn is Rn4. That is the multiplier times 0.85 FC prime area 1. Okay? So, makikita nyo yung value ng area 1 yan. So, yung area 1 yan yung area nung bearing plate natin. Okay? Area nung bearing plate. Ang pala, no? So, dito na banda is meron ka ding, dito na formula, yung ito na formula, yun silang itong lahat. Base yan dito sa 0.75 for LRFT and 2 pag ESD. Yung dito sa baba naman, naka-base yan dito sa phi na 1.0 and for ESD that is 1.5. Dito naman sa B, ito naman yung sinusunod natin. For LRFD, we have 0.65 and for ESD, 2.31. So, pag solve nung thickness nung plate, yung last na section, kasi makukuha mo na to eh, makukuha mo na to. So, yung kulang mo na lang yung thickness ng plate. So, may buong design ka na. So, ito lang yung formula na gagamitin mo. Where yung N is ito. Then, kung nag-i-investigate ka, so, kailangan mong gamitin to. Which is common naman for steel beam and, di ba? Mga bolted connection. So, phi for LRFD, that is 0.9. And for ESD, that is 1.67. Sige, so so far for Kalakis chart. So pwede yung gamitin to, pwede rin hindi. Depende sa iyo. So sa akin is ginagamit ko lang. Pinakita ko lang sa inyo, no? At least kung magamit niyo. So ganun yung pagka-design ko.
So far dito is na-covered ko lahat ng formula ni ng beam bearing plate. Okay? Sige, see you in the next video.